Hello everyone! Nandito na naman tayo. Magbabahagi tayo syempre ng ulam. Ayan, take note. Medyo natagalan ang ating pagbabahagi ng ulam mga katropa dahil nagbakasyon ang ating kapitbahay. At ngayon lang siya dumating. Ayan, syempre nasilip natin nung dumating siya. At syempre, yan yung una nating nakita nung nagluto na talaga siya ng kanilang ulam. Syempre, inabangan natin yan mga katropa. At syempre, nang hingi tayo na video sa kanya. Yan yung mga ingredients mga katropa ng kanyang niluto. Syempre, na-miss din natin ang kanyang luto. Kaya ayan, saktong-sakto, favorite natin ang kanyang niluluto. Gumawa siya ng lumpiang toge. Ayan na may tofu. Ayan, ito yung pinakisa sa mga the best na inyong matitikman. At syempre, sigurado ako na favorite nyo rin ito katropa tulad ko. Ayan, so dito na yung mga gagawin nating proseso mga katropa. Kanina binahagi natin, syempre nakita mo sa picture, nandoon na yung mga ingredients. At ngayon hiniwa-hiwa na ng ating kapitbayang at ang tofu nila. Ayan, may kakatin tinatawag nilang tokwa. Ayan, syempre piprito nila yan dahil isasama nila yan sa sahog doon sa lumpiang toge. Ayan, syempre mga katropa, napaka basic lang yan. At syempre bago yan, bibigyan kita ng isang trivia tungkol sa kinakain natin na tokwa at baboy. At syempre tungkol rin sa toge para hindi ka maboard habang tayo ay nagpiprito ng tokwa. Ayan. So speaking of tokwa mga katropa, syempre hindi papahuli ang ating mga Marites friendship dyan. Agad-agad silang nagtanong. Ito ang kanilang tanong. Ano daw yung tokwa in the Filipino term for tofu? Ayan. So ito yung tip sa sagot natin. It's typically in black form and is drier than firm tofu, making it a close equivalent of extra firm tofu. It's also slightly tangy and has a thicker skin. You'll find tokwa used in most Filipino tofu dishes such as tokwa at baboy. Ang adobong tokwa, ayan, medyo nagtanong ulit yung isang Marites na katabi ng ating kapitbahay. Sabi niya, what is tokwa made of? Ayan, syempre, tokwa is made by extracting soy milk from soybeans and calcium sulfate. It's added to make it firm and compressed into small square shape sizes called tokwa. This makes it a good source of protein and calcium for lactose intolerant individuals. Ayan, kung ano yung ibig sabihin nun, ikaw na bahalang mag-research dahil binabasa ko lang din kung ano yung sabi ng ating kaibigan na si Google. Ayan, so what is tofu made of in the Philippines? Ayan, yun yung nagtanong na naman itong kapitbahay na Marites natin. Ayan, syempre, tofu is the product of condensed soy milk. Ayan, that is then pressed into black shapes and made to cool down. The process of curdling and solidifying soy milk is similar to how cheese is made. Ayan, so yun mga katropa. So tinanong ulit nung katropa natin, mukhang hindi naman kumakain siguro to ng tofu. Ayan, tinanong niya, do Filipino eat tofu? Ah, baka foreigner itong nagtanong na kamarites natin. Ayan, so, taho, ayan, Tagalog, is a Philippine snack food made of fresh, soft, silken tofu. Ayan, arnival, sweetener and flavoring, and sago pearl, similar to tapioca pearls. This staple comfort food is a signature sweet, and taho fiddlers can be found all over the country. Ayan naman pala mga katropa, yun yung ibig sabihin nun. So yung mga katropa natin, mga Marites, normal sila laging nagtatanong dahil naku-curious talaga sila. Curious talaga sila sa ito yun. Most taho or vendors prepare the separate ingredients before dawn. The main ingredients
Fresh soft silken tofu is processed to a consistency that is very similar to a very fine custard. The brown sugar is caramelized and mixed with water to create a vicious amber-colored syrup called arnibas. Ayan, ganun pala yun mga katropa. Pero hindi pa rin na-absorb ng utak natin. Ayan, alam ko naman na hindi mo rin naiintindihan. Flavors like vanilla are sometimes added to the arnibal. Sagupas, which can be brought at the local market, are boiled to a gummy consistency until they are translucent white. And in lieu of making soft tofu from scratch, one can use a soft tofu mix from the store. Ayan mga katropa. Leftover taho, if significant amounts are found, is sometimes repurposed into tokwa, tofu in Filipino. Ayan naman mga katropa, ganun talaga, ganun pala yun. So yung natira na binibenta na doon sa nagtataho, ayan yan yung nagiging tofu. Ayan mga katropa, nilagay na natin yung tugis doon sa ating mga ibang ingredients ginigisa natin niya mga katropa. So speaking of toge, ito naman yung bibigyan natin ng pansin. Pero bago yan, syempre bibigyan muna natin ng pansin yung mga ingredients na ating ginisa. Syempre naglagay tayo ng mantika, naglagay tayo ng bawang sibuyas, at syempre naglagay tayo ng capsicum. Ayan, capsicum. Anong hindi mo alam yun, narinig ko lang din yun sa sinabi ng isang artista. Hindi ko na siya babanggitin dahil alam mo naman kung sino yun. At alam ko naman na napanood mo yun. Siyempre, sumunod na rin nilagay nila yung tofu or tokwa na hiniwa-hiwa or kinat natin into pieces. At siyempre, nilagay din natin yung pinaka-main ingredients natin, ang tuna. At siyempre, nandyan na rin ang ating tuge. Ayan. At syempre, nandito na naman ang ating mga marites. Nandyan lang sila nag-aabang. Tanong lang ng tanong. Nakikipag-maritisan pero hindi nagkakaintindihan. At ito ang tanong nila dahil ito nga yung ating isa sa main ingredients, ang tuge. Ayan. So, tinanong nila. Is tuge a bean sprout? Ayan, syempre. Bean sprout are the young shoots of the mung beans. They have pitted pale yellow leaves attached to a silvery bright white shoot. Ayan. Kung ano yun mga katropa, hindi ko rin alam. Yan, binabasa ko lang. So, nagtanong ulit ang ating katropa dyan. No? Siyempre, yung ating Marites friend dyan na number one. Laging tanong ng tanong. Hindi rin naman nakikinig sa ating sinasabi. At itong tanong niya, what are bean sprouts used for? Ayan, so bean sprouts are a crunchy, satisfying ingredients used in everything for salad to noodle soups. Ayan, they are low in calories and have a light fresh flavor, although many different varieties of bean can be used to grow bean sprouts. The most commonly consumed varieties come from mung beans or bignalidiata and soybeans. Ayan mga katropa. Tapos ito na naman, are bean sprout healthy? Ayan, baka conscious ito sa kanyang health. Not only are they delicious, but bean sprouts are healthy. They're loaded with vitamins and minerals. Plus, they are a great source of plant-based protein and fiber. And if that's enough to convince you to start sprinkling them on everything, bean sprouts are also incredibly low in calories. Ayan mga katropa, kung hindi mo yun naintindihan, bahala ka na dyan. Ayan, does your body digest bean sprouts? Ayan, baka ito eh, hindi masyadong makapaglabas ng yung kanyang kinakain. Ayan, baka medyo may problema siya sa kanyang metabolism. Ayan, bean sprouts are a source of insoluble dietary fiber which aids digestion. It moves quickly through the digestive system, picking up and carrying waste products along as it goes. Ayan, are bean sprouts better than lettuce? Ayan, gusto niyang mag-compare siguro. Namamahalan siya sa pagbili ng lettuce, kaya gusto niyang magtanong ng ganito. Sprouts have a higher nutritional content than any other food. Sprouted seed beans or nuts, as
many times the nutritional value than the non-sprouted version. Replacing the lettuce in your salad with sprouts will give you 5 times the protein, 6 times the vitamin C, and 7 times the B-complex vitamin. Yun naman pala mga katropa. So, pwedeng-pwede kang kumain dahil alam kong matakaw ka. So, makakamura ka din. Hindi ka mapapamura sa presyo dahil may alternative ka na sa litus. Ayan. So, itutuloy lang natin mga katropa yung proseso ng ating ginagawang syempre pagluluto. So, ang ginawa natin doon, meron tayong lumpia wrapper dito. At syempre, yung niluto natin kanina, ginisa natin ng mga ingredients. Binalot naman natin ng parol. Ayan, syempre, pagkatapos natin binalot sa lumpiang wrapper, ipiprito naman natin to. Ayan, medyo matrabaho mga katropa yung ating ginagawa. Pero, kapag natikman mo naman, at syempre, kapag ginain mo na siya, lalong-lalo na meron tayong special na sausawan ang suka, nakusolve na solve ka na, baka mapapaget-get out ka sa sarap. Kapag ginain mo na to, ayan, syempre, huwag ka lang magpapakita sa iyong kapitbahay na Marites kapag merienda time or kainan time na, baka may dala na yan na baunan. Ayan, relate na relate yung ating kamarites dyan sa baba na walang ibang ginawa kundi manilip ng pagkain ng kanyang kapitbahay. Ayan, syempre, mahilig siyang manghingi. At lalong-lalo na kapag naamoy na niya na masarap yung ulam ng kanyang kapitbahay. Ayan, so mga katropa, ganyan lang yung proseso. Pagkatapos natin balutin, iprito naman natin. At syempre, serve na tayo dyan. Continue process lang siya mga katropa. Ganito lang siya kasimple. At syempre, medyo maglalaan ka lang ng oras sa paggawa nito. Pero kapag kumain ka na serve ka naman mga katropa. Syempre mga katropa, dahil naglagay din tayo, gumamit tayo ng lumpia wrapper. Ayan yung ating kamarites dyan sa baba. Ayan, nagtanong siya, what is lumpia wrapper made of? Ayan, syempre, lumpia are Filipino style version of spring rolls, typically made from flour, cornstarch, and water. Lumpia wrappers are thin and delicate but strong enough to hold fillings. Ayan, hindi yung kalabtim mo ng Valentine's na nagkaroon lang ng feeling sa'yo nung isang araw na pupunta kayo sa sugo. Pero pagkatapos nun, iniwan ka na lang at iniwan din niya sa kama yung kanyang feeling sa'yo doon sa sugo. Ayan mga katropa, ito na naman meron nagtanong din dito na isa nating kamarites. What is the difference between spring roll wrappers and lumpia wrappers? Ayan, syempre, but one thing stays the same. The lumpia wrapper, sometimes called spring roll wrapper. The wrapper is a thin, delicate sheet made from a mixture of flour, water, and salt. It acts as crunchy, protective casing that holds everything together. It can be round or square and comes in different sizes. Ayan, syempre. Ito na naman mga katropa, hindi talaga nagpapahuli. What is a good substitute for lumpia wrapper? Ayan, baka namamahalan pa siya sa binibili niyang lumpia wrapper. Ayan, wonton wrappers will work but the lumpia will look bubbly on the outside. To make this gluten-free, you can option to use rice paper instead of lumpia wrapper just as you would eat Vietnamese spring rolls. Ayan, medyo nabubulo na tayo mga katropa dahil tapos na tayo. Ayan, syempre, maraming maraming salamat at syempre, don't forget to like and subscribe.